Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at puspos ng pagpapala ng Diyos. Ngayon pong umaga ay makaririnig po tayo ng salita ng Diyos ng pagbubulay. Ito po ay gagawin natin everyday mula Monday hanggang Sunday ngayong mahal na araw. Bukas po ang magbabahagi ay ang ating Elder Ronald. Sa Wednesday po ay ang Deacon Daniel, then si Ruth on Thursday, Friday po si Julie, si Betty and po on Friday and Saturday, and Pastor Nisan on Sunday. Sinasamantala po natin yung pagkakataon sapagkat si Pastor Nisan po ay malapit ng umuwi ng UK. Ngayong umaga po ang title ng ating maikling pagbubulay ay Keeping Our Faith Strong. Keeping Our Faith Strong. Paano po ba natin mapapanatiling malakas ang ating pananampalataya? Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Pagpalain mo po ang iyong salita na aming pagbubulayan sa magandang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayun po, paano po ba natin mapapanatiling malakas ang ating pananampalataya? Lalo po sa panahong ito na maraming mga mananampalataya ang nakadarama ng panghihina sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at paano po tayo haharap sa mga ganitong krisis. At ang ating pong teksto ay makikita po natin sa 2 Timothy chapter 3 at chapter 4 verse 7 and 1 Corinthians 15:58. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po, I have fought the good fight. I have finished the race, I have kept the faith. And then sabi niya, therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the word of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang pinaka-catch ng ating pag-aaral ngayong umaga, to keep our faith strong, we need to address and identify the enemies of faith. Now, we need to address and identify the enemies of faith. Tatlong bagay ang ating makikita sa ating pong talata na binasa. Number one, keeping the faith strong is a fight. Keeping the faith strong is a fight. Sabi ni Paul, I have fought the good fight. Talagang nakipaglaban si Paul. Siya po ay ipinagtanggol niya ang kanyang pananampalataya. Tinapos niya ang kanyang takbuhin. Ano, iningatan niyang dalisay ang kanyang pananampalataya. Hindi po tayo pwedeng maging Kristiyano nang hindi tayo nakikibaka. Sapagkat ang Christian life is a fight. Punong-puno ito ng pakikibaka. May tatlong common enemies po tayo. Number one is the world, ang sanlibutan, ang mundo. Sabi po ng Panginoon, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero tatagan ninyo ang loob ninyo dahil nagtagumpay na ako sa sanlibutan, sa kapangyarihan ng mundo. So, bago po umalis ang ating Panginoon, ay sinabi niya na meron tayong kalaban at ito ay ang mundo. Pangalawa po ay ang flesh, ang laman, ang gawa ng laman. Kaya, minsan, may mga pagkakataon na gusto nating manalangin, hindi tayo makapanalangin. May mga pagkakataon na gusto nating mag-worship, ano, hindi natin magawa. Gusto nating maglingkod, ay nanghihina po tayo, ano, yung ating laman. Pangatlo po ay si Satan. Ano, si Satan, ang sabi ko, the devil will do everything. Gagawin niya ang lahat ng paraan. Ano, upang ang kanyang mga anak, for you not to finish the race. No, para hindi mo matapos yung gusto ng Panginoon na gawin mo bilang isang mananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit marami tayong mga kapatid na nauna sa atin at marahil ang iba ay nagdala pa sa atin sa Panginoon, nag-encourage sa atin, ngayon sila po ay nawala na. Ano po ang dahilan? Sapagkat sila ay nanghina sa kanilang pananampalataya. Hindi po nila nabantayan. Kaya sabi po ng Ephesians 6:10, finally, be strong in the Lord, in His mighty
power. Number two, sabi po ng ating text, keeping the faith strong is a challenge. Keeping the faith strong is a challenge. Nasaan po ang challenge? Sabi niya, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the word of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Maraming mga Kristiyano, hindi po naglilingkod. Kaya yun ang dahilan kung bakit nanghihina ang kanilang pananampalataya. Yan po isang challenge. Keeping the faith strong is a challenge. Sabi dito, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the word of the Lord. No, because your labor in the Lord is not in vain. Kaya po yung nangyayari sa atin ngayon ay merong kaugnayan sa ating ministry, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Natandaan po ba ninyo na si Peter ay inatake ni Satanas sapagkat siya po ay nag-express ng kanyang paglilingkod sa Panginoon? Sapagkat ayaw ni Satanas na ikaw ay naglilingkod, ayaw ni Satanas na ikaw ay nag-worship kay Lord. And Luke chapter 22 verse 32, ano po ang context nito? Sabi ni Peter, Lord, hanggang kamatayan, hindi kita iiwan. Pero alam niyo po kung ano nangyari, ano po? Dininay ni Peter ang ating Panginoon. Pero ang maganda po na sabi doon, ito po yung prayer ni Jesus, ito po yung sagot ni Jesus kay Peter. But I have prayed for you that your faith will not fail. Ay, pinag-pray na kita. Sapagkat ayaw ni Jesus na mag-fail ang ating pananampalataya. Ayaw ni Jesus na malamig tayo sa ating pananampalataya. Ano, dahil nga po ang faith ay isa po itong challenge na inahaman po tayo. Ano po? So, kaya to keep our faith strong, ito po is a challenge. No? Number three, keeping our faith strong is important to God. Keeping our faith strong is important to God. In Hebrew chapter 6, verse chapter 11, verse 6, because it is impossible to please God without faith. Ano po? Kaya napakahalaga. Keeping our faith strong is important sa Panginoon. Kaya ingatan po natin ang ating pananampalataya. Panatilihin po natin itong malakas. Ano po ba ang mga nagpapahina sa pananampalataya? What causes us to quit? What causes us to become cold? Bakit marami sa atin ang nagiging matamlay sa pananampalataya? Bakit ang iba ay nawawala ang sigla sa paglilingkod sa ating Panginoon? Ito po yung tinatawag nating the enemies of faith. Ano po yung enemies of faith? Number one, enemies of faith is yung tinatawag nating lack of God's word. Lack of God's word. Marami ang nanghihina. Ang unang kalaban ng pananampalataya ay ang kawalan ng salita ng Panginoon. Ano po, kumbaga po, ang salita ng Panginoon, kung sa halaman, ito yung tubig na magbibigay sa kanya ng buhay, ito ang magbibigay sa kanya ng stability, ito ang magbibigay sa kanya para sa maging fruitful ang kanyang buhay. Ano ho, kung sa halaman. At gayon din po sa Kristiyano, ang sa mananampalataya, kaya marami ang lalamig sa pananampalataya sapagkat sila ay nagkukulang sa salita ng Panginoon. Sila ay lumalayo sa salita ng Panginoon. At doon sa parable sa chapter 8, verse 12, ano, makikita po natin doon ang role ng Diablo tuwing ang salita ng Panginoon ay mahasik sa puso ng mananampalataya, tuwing ito ay ipapahayag. Ang sabi ng Biblia, ito ang Diablo na itinatanim sa puso ng tao ay inaalis ng Diablo para hindi sila sumampalataya at maligtas. Kaya ang bili ni Joshua, ang bili ni Moises kay Joshua, Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat nito araw at gabi upang sa gayon ikaw ay maging prosperous and successful. Sa mga kapatid, ang number one enemy ng faith, kung bakit marami ang nananampalataya, is yung lack of God's word. Napakahalaga po ng word of God
sa ating buhay. Pangalawa po, yung ating tinatawag na incorrect views of God. Ano, yung nagkakaroon tayo ng maling pananaw sa Diyos. Ano, akala natin na dahil tayo ay nasa maayos na kalagayan ngayon, o akala po natin ang mga bagay na nangyayari ngayon ay with approval of God sa iyong buhay, at na-justify natin yung maling pananaw ng tao patungkol sa Diyos. Kung kaya, at the end of the day, makikita po natin na maraming mga mananampalataya ang nalalamig sa kanilang pananampalataya. Third issue, tinatawag nating wrong confession. Ano? Ano po ang nagpapahina sa pananampalataya? Wrong confession. Ano po yung wrong confession? Naalala po ba ninyo na ang nung Matthew chapter 9 verse 27 and 28, meron pong dalawang bulag na tumawag sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, at sila'y nananalangin. Ang sabi nila, Panginoon, pagalingin mo po kami. Tinanong sila ni Jesus, do you believe that I am able to heal you? Ano po ang sagot ng dalawang bulag? Yes, Lord. Yo, kinonfess nila na si Jesus ay merong kakayanan. Si Jesus ay Diyos na magpapagaling ng kanilang kalagayan. Naniniwala ba kayo na walang imposible sa Diyos? Amen po. Wala pang imposible sa Panginoon. Ano, may krisis tayo ngayon, pero salamat sa pagpapala ng Diyos. Naalala niyo po ba, mga kapatid, yung wrong confession, yung si Samuel, tsaka po si Goliath? Sa 1 Samuel, nilait ni Goliath ang si David at tsaka po si ang God. Pero pagdating ng verse 47, ano, ang ganda po nung sinabi doon ng verse 47, yung confession po ni David, o nga, pero sa ngalan, makikita ng buong mundong ito ang kabutihan at ang kapangyarihan ng Diyos. Wala man ako sa data, pero sa araw na ito, ibibigay ni Yahweh at kayo ang inyong mga bangkay, ang inyong mga lahi, kakainin ng mga ibon dito sa parang, kayo ay mamamatay. Idineclare ni David, ano, ang Panginoon sa harap ng mga tao. At ano po nangyari? Ang nangyari po ay naging matagumpay si David sapagkat idineklara niya yung pagkakaroon po ng wrong confession. Because sabi nga po, faith is measured by our confession. Kung ating sinasabi, hindi po kaya ng Diyos. Kung ating sinasabi, wala na tayong pag-asa. Pero kung sa kawalan ng pag-asa tayo po ay positive, pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Tanda niyo yung 10 spies. Yung 10 spies, ano po ang kanilang confession? Negative. Yung 2 spies, ano ang kanilang confession? Positive. Kaya ano po ang nagpapalakas sa pananampalataya? Yung negative confession or yung positive confession? Kaya mahalaga po yun. Ang nagpapahina sa ating pananampalataya is wrong confession. And last but not the least, yung tinatawag nating prayerlessness, yung kawalan, kakulangan sa pananalangin. Kumusta po ang ating prayer life? Kumusta po ang ating devotion? Sabi po doon, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in times of our needs. So para sa panahon po ito, mga kapatid, ng ating pangailangan, sa panahon na nangyayari sa ating bansa, ito yung panahon na tayo po ay magsama-samang manalangin. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Panatilihin po nating matatag ang ating pananampalataya. Tumingin po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Panginoon. So keeping the faith strong is a fight. Keeping the faith strong is a challenge. And third, keeping the faith strong is important to God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong paalala na ang buhay Kristiyano ay hindi po simpleng pananampalataya lang ang kailangan. Kinakailangan kami po ay makipaglaban
sapagkat maraming challenges ang buhay at ang pananampalatayang umuulan, lumalago, at handang manindigan para sa iyo ay nakalulugod sa iyo. Pagpalain niyo po ang buong pamilya ng BCM, ang iyong presensya ang patuloy po naming madama at aming kinukonfess, ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ikaw ang Hari ng mga Hari na mag-iingat at magkakaloob sa lahat ng aming mga pangailangan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po kayong lahat.